Ang vision for RLCC started way beyond bago nagkaroon ng actual na RLCC. Basically, we want to help people. No? Gusto namin makatulong so that people would experience yung tinatawag na real life in Christ. John 10:10, sabi doon, di ba, Jesus said, I have come that people may have life, life in all its fullness. So from that passage, ay parang na-inspire kami when we were starting, no, to really establish a church na kung saan ang mga tao would be able to hear the gospel and understand it and begin to follow Christ, you know, sa buhay nila together with others, you know, in a relational dynamic yung tinatawag na communityship. We have been praying for quite some time as a couple, Lord, paano ba kami magpa-plant ng church wherein we are living out these commandments na talaga nagiging totoo sa buhay namin. In our mind, it is quite impossible to obey God, the one another commandments, and each other commandments kung wala kami o wala in church sa community. Kasi sa totoo lang, how can you forgive one another if you are not close to the person, di ba? Or to your brothers and sisters. How can you say you love one another kung wala kayo sa community? So we have been praying for that, and it's quite a challenge kasi sa totoo lang, wala namang magsusupport na church sa amin, financially speaking and all. Pero like, just like Abraham and Sarah, we just by faith went out and where the Lord led us. And to make the long story short, kinonek kami ni Lord sa four other couples na iba-iba yung tirahan nila. From San Pedro, Laguna, syempre yung brother ko si Kuya Mojet and si Ate Jo Tolentino. And then si La Pastor Bong, syempre, no, from Pilar naman sila that time, Pastor Bong y Pastor Regina. Then si Brother Ray from Pateros at saka Sister Maret. And then kami nila Brother Terry at Sister Tess and me and Brother Ed. I'm from Pasig. We didn't know anything about church planting kasi malay namin, first time namin gagawin. So, the Lord called us together and uprooted us. By faith, parang isa-isa kami tinawag ni Lord. Nag-pray kami to discern, Lord, saan mo kami gusto mag-plant ng church? God showed us yung heart niya and vision niya na itong San Pedro Laguna is ang aming Jerusalem, where He will start yung mighty work niya dito sa lugar na ito. Kaya eventually, lahat kami, yun na yung naging direction na pumunta dito. By the grace of God, we held our first Sunday public Sunday worship service on December 21, 1997 sa Tayo Building. Doon nag-start yung RLCC at doon nagsimula rin yung mga small groups o tinatawag naming life groups kung saan by the grace of God, we tried to live out the calling and the gospel of Jesus Christ in and through communities and in and through small groups. Growing is a core group team. You know, na-experience ko rin yung life group. So, kung ba yan yung mga unang versions ng mga life group, at least sa youth, no? Yan, kasama ko si PS dyan, you know, and yung wife ko ngayon, kasama ko dyan, yan. So talagang na-experience ko rin yung life group. And yun nga, parang na-experience ko yung benepisyo nun. And talaga sabi ko, wow, yung community ship and life group, this is something that would really help people. And then, nung dumating ako dito sa LG, naramdaman ko talaga yung full support ng mga tao. Not just sa spiritual growth ko, pero also sa lahat, holistically. Kapag kakailangan mo, yung mga tao, lagi silang nandyan, mapapachat man, mapersonal, and sobrang na-appreciate ko yun as part of this LG. Kaya thankful ako na meron tayong LG na tuloy-tuloy na lumalaban, tuloy-tuloy na ginagawa yung best para makapag-serve sa isa't isa together with the Lord. We want real-life Christian communities to be a place na pagdating mo doon parang you would say, you know, I'm home. This is the place where I belong. Acts 2:42-47 says, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common.
They sold property and possessions to give anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Etong verse na ito, yun yung inspirasyon, yun yung hugot namin, why we decided to lead the church as a family. So doon, imagine ninyo for how many years, 21 years na ako dito, dumaan ako sa challenges sa buhay, ang takot ko mag-isa. Pero naranasan ko, sinabi ng Lord, na hindi ka nag-iisa dahil nandyan ang pamilya ng RLCC. Kaya sabi nga nila, ang layo-layo mo, ang dami namang church, bakit nasa RLCC ka? Pero ang naramdaman ko dito, yung pagmamahal ng isang pamilya. Maraming testimony in our church, in RLCC, na talagang nandito sila. They stayed because they really found Christ, real life in Christ because of the relationships that we have with one another. Of course, it's not perfect. No? Basta may tao, may conflict, di ba? Basta may relationship, mayroong mga hindi pagkakaintindihan. And we have gone through that journey. Kasi we have learned how to listen to one another and forgive one another and restore yung mga relationships na hindi nagkaunawaan. Ang tinuturo hindi umalis eh. Kapag merong ano, merong mga hindi pagkakaintindihan, ang tinuturo is to grow together, learn together, di ba? Kung may conflict, ang tinuturo is ayusin, di ba? And wala akong nakita sa part na yon, o wala akong na-encounter na kapag may conflict kayo, iwanan mo. And as time goes by, ang natututunan ko is we are a family. Diba? We are one family, and ang pamilya hindi nag-iiwanan eh. Itong mga conflict na ito is what made us stronger. Kasi yun yung mga lumabas yung totoo, no? Yung tunay, at na-challenge talaga yung pag-ibig natin sa isa't isa. At pag dumating na tayo doon sa punto na we learn to accept each other's differences, and we learn to forgive, and we learn to join together towards growth, mas lalong na-strengthen yung relationship. Pag ikaw ay talagang RLCC niyan, alam na alam mo, halimbawa yung peace process, kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang dala ng brokenness. So I think yung RLCC, it's a place for broken people like me and like anyone else, kung saan na doon yung healing grace ni Lord eh. So we do it not just by attending, you know, a Sunday service na lahat tayo nakatingin sa pastor o kung sino may nagsasalita sa harapan, pero we do it most importantly in the context of community and small group. We hope that someday sa iba't ibang lugar may matatagpuan kayong RLCC, no? Kung saan doon sa lugar na yon, yung mga tao are connected with God and with each other, and they are following the Lord Jesus as Savior and Lord through the process of spiritual formation and soul care. At doon sa lugar na yon, nagbo-blossom sila, nadi-discover nila, this is God's purpose for me, this is my mission in life. That's why we have outreaches right now, you know, sa mga lugar initially, sa South Ridge, San Pedro, also sa Southside, sa Vista Hills, and we hope na sana ma-multiply pa yan. We desire na as the Lord helps our people grow, through that, may extend at may expand ang outreach ng RLCC. I was saved 2006, and after now, I'm still active pa rin. I've been part of the outreach ministry, and together, I handle group, which is the Promise Keeper. Shout out to one guy! Sobrang na-experience ko sa LG is yung I see to it na kung ano yung passion ko, my members will be the same with me. So, I bring them in Southridge community to do the outreach for them to grow. Kasi being an outreach, nandun yung opportunity mo to grow. Well, ako bilang pastor, naging bunga ako kasi ng outreach eh. So, si Pastora Marifee regularly nagpupunta sa bahay namin para magturo ng salita ng Diyos. And dahil doon, nabago yung buhay ko. So hindi lang naman yung pag-attend ko sa service, kundi yung pagpunta ng mga
ng mga workers sa mga bahay-bahay para mag-share ng gospel. So doon ako namulat. Kaya hanggang ngayon, iski tumutugtog ako sa praise team, hindi nawawala din yung passion ko for the lost. Kasi doon ako nag-umpisa eh. So doon ko, yun yung burden ko rin na kung paano ako binago ng Panginoon, may share ko rin sa ibang tao. So, and then na-experience ko mag-start ng church sa Langgam way back 2012. And siguro naka 4 years kami and then na-stop siya. And then hanggang ngayon, through Southreach Ministry, nag-start kami 2016. And hanggang ngayon tuloy-tuloy at pinagpapala naman ng Panginoon at maraming taong nakakakilala sa kanya. Then nag-start kami ng mga programa like sports ministry doon, basketball, and then sa mga nanay, meron kami mga panghanap buhay na programa. Kasi yung mga tao doon, mga mahirap na tao, so kailangan nila ng pagkakakitaan. Kaya nag-isip kami ng mga programa. And then, nagkaroon kami ng mga medical mission. So marami kami nagawa para lang makakilala kami ng mga bagong tao. Yung ministry doon, hindi traditional na service, like may worship team. Yung sinasabi nga ni Pastor Bong na desire na magkaroon ng simple church, yun ang ginagawa namin doon. So mas focus kami sa mga small groups para mas ma-disciple yung mga tao. Makita mo lang yung change sa buhay nila. Para sa akin, ano na yun eh. Napaka overwhelming. So hindi ko ma-explain yung pakiramdam pag meron ka nakikita mga tao na unti-unti nababago yung buhay nila dahil na-share mo yung mabuting balita sa kanila. As a core group kid, dahil anak ako ni Pastora Marie Fee and ni Brother Edwin, so ay talagang yung buong journey ng RLCC, I would have to say na subaybayan ko yon. From fresh eyes ng isang 8-year-old na bata na nagsumasali sa kids church, naalala ko pa nga nun, sabi ko sa mommy ko, "Hey, kuma, pagka matanda na ako, ayoko pa rin umalis ng kids, ha? Gusto ko dito pa rin ako." And true enough, ganun nga yung nangyari. I've been part of the kids church teachers. So before, nag-kids church yan, naging Potter's Clay hanggang sa naging Up Next Kids. Ang Up Next ay isang foundation para sa kanila, isang seed na parang tinataniman mo sila na maging mag-grow para sa paglaki nila. Pag gumraduate yung mga bata, I mean, nag-level up sila papunta sa youth, yun siguro yung memorable kasi siyempre iba yung experience na na-witness mo yung mula bata sila hanggang sa ngayon na nag-ministry na sila sa taas. So nagagamit na rin sila ni Lord sa kingdom niya. Ayun. My favorite thing about Up Next is that we are able to spend time together and also spend time together with the Lord. So I'm very thankful for that kasi growing up in the church really honed me to become the person that I am right now by God's grace. And iba rin yung pakiramdam ng lumaki ka sa RLCC kasi talagang sobrang parang bahay ko to. You know, this church is my family and I know na hindi lang yun totoo for me but also for the rest of us na naging parte na ng buhay natin ng RLCC. So very thankful ako sa ministry natin for kids. Kasi ako talaga lumaki ako doon. So ano, naranasan ko yon kung paano ako natuto to get to know the Lord Jesus Christ better. Mas naintindihan ko yung ginawa ng Panginoon for us, even as a child. And nung naging teacher ako sa kids, together with of course yung mga kasama natin sa Up Next Teachers, and we're very grateful to all of them, nakita ko rin yung, ano, yung fulfillment of taking part in what the Lord is doing sa young generation. Si Pastora Gina yung first na talagang ginamit ng Panginoon to open RLCC's eyes and reach out to the young generation. I could really say na binigyan talaga tayo ni Lord ng ganong klaseng platform and nangyari yan sa mga campus outreaches natin. I'm very grateful to all of the people na mga ginamit ni Lord na talagang nagpuntahan sa iba't ibang mga campuses, sa PUP, sa AGS, sa PL Moon, sa Perpetual, sa CDSP, sa Ama Binyan. Sobrang daming mga campuses that the Lord has opened for us. The Lord has given us a platform to reach the young people and I'm very grateful to God na in-entrust niya sa atin yung calling na yon. Mula pa nung Yes Community hanggang nagkaroon ng Friday Night Huddle. So, and then after Friday Night Huddle, nagkaroon ng Upbeat. So, itong mga seasons na ito ng ministry natin, yung mga tao na galing ng Yes Community ngayon, may mga pamilya na sila. Yung mga FNH ngayon, mag-aasawa na sila. And of course, our Upbeat ministry. So, grace of God lahat yon, kasi it is not easy to reach
this generation, lalo na dahil ang mga generations nag-a-adjust din. You know, maraming iba't ibang nangyayari, pero by God's grace, binigyan ni Lord ang RLCC ng mga tao na merong passion, merong compassion, merong malalim na pagmamahal para sa susunod na henerasyon. And I thank the Lord for the young people na patuloy na kasama natin in this journey, because I know na yung kwento na yon, lalo na ngayon as we move forward to the next years, no, after our 25th year, hindi pa tapos ang Panginoon sa paggamit sa RLCC to continue to reach out to the generation that will follow us. Katulad ng kwento ng Joshua generation na sumunod sa generation nila Moses, ganun din ang patuloy na gagawin ni Lord as we move forward together. RLCC has always been a helping church, and for that, I'm very proud talaga sa church natin, kasi hindi lang tayo tumutulong sa mga tao, spiritually speaking, but we also desire to help them practically. At maraming mga inalaw si Lord by His grace na mga experiences and open doors and opportunities for us to really reach out to other people outside the four walls of RLCC. Pag merong mga sakuna, like bagyo, o nung pumutok ang bulkang Taal, o kung ano man yung mga opportunities, we always see that open door, and we always try our best to minister to others na kahit na hindi natin sila kilala. Why? Because we want them to know that Jesus loves them. That we are a church na pwedeng gamitin ng Panginoon as His hands and feet to those who are in need. And I remember during the pandemic, nagkaroon din ng opportunity for RLCC to be part of the community pantry movement in the Philippines. I'm very proud of our church members who always take the time to go out and really help other people who are in need. That is who we are. We want to help each other experience real life in Christ together with others. And real life in Christ involves also meeting the needs of the people, practical needs ng mga tao. And aside from that, the Brian Project is one example. Right now, on our 25th year as a church, we already have 18 graduates from the Brian Project. And we're very grateful to God for that. Kasi Brian Project is a fruit of, you know, something na nangyari sa atin na masakit when Brian Cunanan died. But by God's grace, ginamit ni Lord yun para magbigay ng pag-asa sa marami pang mga kabataan na gusto ni Lord maranasan nila yung life na nais niya para sa kanila. Ang amazing thing sa Brian Project, makikita mo talaga yung hand of God at work. Para talaga naka-front seat ka doon sa ginagawa ni Lord in transforming the lives of these young people. So, it's a very personal thing. Kasi nakita ko rin kung paano ginawa ni Lord yun in my life at pwede niyang gawin for this youth. So amazing talaga. Another ministry na the Lord continually uses even to this day is Train a Child Ministry. So this is led by Sister Charo Habagat, one of our interns, and of course the rest of the team. Ito naman is an outreach ministry for all the kids na nandun sa mga malayong lugar. Hindi sila makapunta dito, pero tayo ang pumupunta sa kanila. And it started in a small group of children. Ngayon, yung mga bata na yon, sila na rin yung volunteers to help those who are, you know, mas bata ngayon. And marami na rin centers ang Train a Child. So very grateful to God talaga na patuloy na ginagamit ng Panginoon ang church natin to be a shining proclamation of His glory and of His grace and of His provision to those who are in need. One of the things that I, strong talaga ang RLCC is yung mga training materials natin na ganyan. Na kung tutusin, pagtitignan mo sa labas, parang mahal-mahal. Pero dito, parang binibigay lang ng libre. Because one of the values talaga ng RLCC is discipleship. We RLCC really wants to help people grow. And of course, isa dyan yung training. Pero hindi naman doon nagtatapos yung discipleship sa mga trainings. You know, at namagit ko nga yung live group. Kumbaga, yung training is subsumed or parang hindi lang basta kumuha ka ng information, there should be an environment where you can apply those learnings. At yun yung isa sa mga unique na bagay pagdating sa discipleship ng RLCC na tina-apply natin yun sa mga life groups natin. You know, hindi lang yun parang bubble na, uy, nag-training ka, o di sige. So, and that's my, yun yung experience ko. Na hindi lang ako nag-training. You know, alam ko na yung training ko, meron akong kasama at meron akong
kasamang ma-process yun. At sila na naman, kasama nila ako. So, ano siya, kumbaga, holistic siya. Ayan, siguro alam ng mga marami. Ano ba yung mga trainings na yan? KRL or Kids to Real Life. Hindi ba, nandiyan na yan. Of course, yung unang-una pa, yung first step na naging Freedom Day. You know, all of those things. Kasi we really want to disciple people kung nasaan sila dun sa journey. Talagang naramdaman ko yung embrace ni Lord sa pamamagitan ng pag-aaral at saka dun sa mga kasama dun sa RLCC Nians, no? Talaga mararamdaman mo yung warmth, welcome nila, and then yung mga binibigay nilang mga libreng trainings para ma-equip ka. And then, the most important thing dito yung part na naisi-share ko na ito sa iba. I realize personally, kami ni PB, kami rin kasi naranasan namin yung hindi balanse as far as discipleship in relation to spiritual formation journey. The Lord parang allowed us to see more of the soul condition namin mismo sa loob. Kasi minsan naiiwan yung soul. Busy tayo sa lahat. We're all hurried. So we learned from Dallas Willard, Jan Ortberg, and Janko. So doon nag-start yet even Ruth Haley Barton. So yung mga ano na yon, mga spiritual formation experts, also to speak, mentors namin online. Doon kami natuto on how to live a more balanced Christian life so that we can be transformed by the grace of God for the sake of others. Not just para ma-enjoy lang namin si Lord mismo, kundi for the sake of others. So yun yung natutunan namin. Kaya bilang church, inintroduce namin yung mga natututunan namin sa mga klase, like soul keeping, sacred rhythm, what, spiritual companionship, and of course, the spiritual enneagram. So, yeah, nakatulong yun. Hindi lang yun klase, kundi pinoproseso talaga yung information. Kasi information in itself does not transform unless you process it in the context of spiritual companionship and communities. I believe RLCC is a gifted church. And every person na dinadala ni Lord dito, God has already prepared a place for him to do good works. Even beforehand, even before dalhin sila dito. And I believe ang RLCC has a wealth of training materials and guiding them and even helping them move towards not just to serve as a volunteer, but even to be leaders one day. They will find that place with vision in their hearts na this is where God has placed me and God will use me for His glory. Nakita ko yan in the many years of being part of the worship ministry, no? Or being one of the pastors na doon talaga nakafocus. And God has already, you know, opened doors for us because of that. Diba? We have Unify, we have the Global Leadership Summit where God used the giftedness of our people. Kaya thumbs up ako talaga sa mga nandyan sa atin sa worship team. Lalo na nung nag-pandemic, imagine hindi na namin malaman paano gagawin. Pero still, diba, they found a way kasi yung passion nila nandun. They are so resilient not to be hindered by the things that has happening in the church. Even before, na marami pa tayong mga pinagdaanan ng mga test in our, even before the pandemic, still, ang kita natin paano nag-rise up itong mga gifted people that God has blessed our church. God has blessed RLCC. So, relevant preaching, exciting worship, accepting environment, you know, and lots of opportunities to serve God. Real. That's really what we want to emphasize in RLCC. And I think we are able to do that. And by the grace of God, I hope that we would continue to do that. Ay ako, habang nabubuhay ako at kami ni PB, we will do our best by the grace of God to continue to fulfill our calling, not just to share our knowledge, our wisdom, but also to share our lives so that as we continue to imitate Christ, in the midst of our failure, limitations, and weaknesses, gusto namin maipasa yun eh. Maipasa yung ganung klase ng puso ng isang disciple ni Christ na mahal si Lord above all. At yung mundo nagiging less and less
mahal ng isang tao. Parang ganun, na si Lord talaga yung pinaka-importante hanggang sa dumating sa punto na, you know, sabi ni Lord, okay, it's time to go. So I hope and pray na we're doing that by the grace of God, faithfully and intentionally. Hindi lang namin gusto na maiwan lang yung, ay, ang galing ng preaching, ang galing ng whatever. Kasi gusto namin maiwan yung the kind of life that God wants us to live together, hindi in isolation, but together as a community. God has done so many things in the 25 years. And hindi yon dahil wala lang. It's God's preparing us for greater things. We have experienced breakthroughs in the past, pero this time, this is the new generation of breakthroughs. God is the God of freshness and newness. That's why I believe itong sulong is a wonderful call of God sa atin to envision and see new opportunities ahead. We want that to be our rallying cry at this time, to move forward with great hope and anticipation, because there is more that God would accomplish in and through RLCC that we have yet to see and experience. As someone who grew up in this church, my only desire is to continue to see the great plans na meron ng Panginoon para sa atin, sa RLCC family. And excited ako kasi I know we have a lot to look forward to. Because now that the Lord has given us our new home and we're going there in a few months, at the moment nagsistart na lahat ng mga kailangan gawin para doon, I can only imagine what the Lord is going to do in that place pag nandun na tayo. Because 25 years, pag binabalikan natin, sobrang daming ginawa ng Panginoon sa kung saan-saan man tayo nandun, hindi pa natin bahay yon. Paano pa kaya pag nandun na tayo where the Lord has really called us to be, our promised land as RLCC? Sana, by the grace of God, yung current generation, especially the young people, siyempre kami matatanda din, di ba? Siyempre, binibigyan pa naman kami ng lakas ng Panginoon. Pero yung mga younger generation, sana tanggapin nyo yung pagpasa sa inyo. Ang challenge na yon na sulong tayo, RLCC. Kahit anong sitwasyon ng buhay ngayon, sama-sama tayo. Kapit-kapit, sulong. Sulong, RLCC! Sulong!